po tayo sa kanya, huwag aalis. Public eh. Ay babalikan natin ang mga pinagdaanan ni Miriam Quiambao sa The Making of a Beauty Queen. Abangan! Person off, kilala siya sa tawag, iyoso na at konserbatibo na. Hindi niya pinangarap na maging beauty queen. Kasi siya yung pinaka-deadma sa amin. Kasi siya yung forever poised. Ganun na siya talaga. Iba yung aura niya, iba yung charisma niya, tapos yung tindig talaga niya, kakaiba. Matapang na babae yan. And she's parang may prinsipyo talaga yan ay paglalaban niya. Masunod rin siyang anak. Mabait, religyosa, but with a firm conviction. Noong May 27, nagbigay ng karangalan sa bansa na magiging first runner-up sa 1999 Miss Universe pageant si Miss Miriam Quiambao. We're all very proud of her, the way she carried herself, and we're all very happy for her and for the country. Dahil syempre malaking honor to for the country. We never expected anything from her. And she was called. Syempre that made us proud. I thank God na meron nang pumapasok at nakikilala tayo sa iba't ibang panig ng daigdig, no? Kakadilim dahil kasi yung tension na for the past few weeks ay nawala. Sa pagkapanalo ni Am, napatunayan niyang kaya niyang bumangon mula sa pagkakadapa. Ngunit ano nga ba ang katangiang nagpanalo kay Am? May potential talaga siya, tapos may ano siya, within brains pa. Yan. She became a more confident person. Mas naging komportable siyang magsalita sa harap ng maraming tao. Na ipakitang gilas natin ang kagandahan ng isang Pilipina. Matapos ang panalo ni Miriam, ano na kaya ang naghihintay na kapalaran sa kanila ng kasintahang si Martin? Pasukin kaya ni Am ang mundo ng showbiz? May magaganap na rin kayang kasalan? Pag-iisipan ko. Wala pa namang offer. If she's inclined, siguro hindi naman maganda na pigilin ko siya. Pero I think the best is pag-usapan namin. But I'd prefer na, you know, at this time, not at this time. I like to believe we're getting there. And, syempre, sa kahit anumang relasyon eh, hindi naman ang hantungan yan eh. Tagal lang ako, pero wala pang schedule. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Martin ang may hatid na mensahe kay Am, kundi ang mga taong sumusuporta at nagmamahal sa kanya. The best pa rin si Am. Kung ni si Universe ng buhay namin. Alam namin hindi ka mag-change. And you know that we're still here for you. Pagpatuloy niya yung pagdarasal niya. That's what really helped her, you know, survive and become victorious in this endeavor. I'm very proud of you. Congratulations. Keep up the good work. Take care and make sure that all, everything, your memories, your pictures, your friends, you will always keep forever. You have to party when you come back. Love you, take care. You wish her luck on her competing career niya to. Kung ito na talaga good luck niya, eh, yun lang yun. At bilang ganti, ito naman ang nais iparating ni Miriam. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Dahil sa binigay ninang suporta sa akin, I'm glad that I have made the Filipinos known for our strength and for our beauty and for our intelligence. Tunay ngang di matatawaran ang galing ng mga Pinoy. Ito ay minsan pang pinatunayan ni Miriam at naging dahilan ng muling pag-angat ng lahing Pilipino. Congratulations, Miss Miriam Quiambao! Deserving talaga. Saludo kami kay Miriam. Kahit hindi nakuha ang titulo ng Miss Universe, siya pala ng Miss Universe. Meron mga nagsasabi, Miriam, na dahil sa pagkakandapa mo daw na yun, yan daw ang nakapagpanalo sa iyo. Parang kailangan yata may gawin ako para mag-makeup dun sa pagkahulog ko. So sabi ko, natuwa naman sila. Sayang na ba ang corona o sapat ng karangalan ng uwi ni Miriam Quiambao? Natalo ka daw as Miss Universe dahil ninervous ka sa pagkakasagot mo sa tanong na iyo. I think that was the best answer at the time. Lumipad ang balitang case sa New York para ihatid sa inyo ang unang labas ni Miriam Quiambao sa telebisyon matapos ang Miss Universe contest. Balitang K, Lunes, alas 5:30 ng hapon. Isang di malilimutang panayam ni correspondent Korina Sanchez
magtatapat ang kanilang katangi-tanging ganda at talinong maipagmamalaki sa buong mundo dito lamang sa The Correspondents, Lunes ng gabi pagkatapos ng The World Tonight. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po'y ikapitong araw ng buwan ng Hunyo, 1999. Ako po si Korina Sanchez at handa na ba kayo sa 30 umatikabong minuto ng Balitang K? Kung languyan ang pag-uusapan, itong si Baby, hindi ba pag-iiwanan? Matatanda'y sigurado mamamangha sa isang tabi dahil swimmer na si Baby! Sa state, agad nagtungo itong si Korina. Doon, mga saloobin ni Miriam Quiambao ay inalam niya. Wala kang regret. You don't regret having been first runner-up. Kontento ko eh. I'm just grateful that I've gone this far. Imagine, out of 84 delegates, I was number 2. Oo naman. Diba? So, that's a great achievement in itself. Nagtapatan nga ba sila ng kanino't ganda? Alamin sa Korina meets Miriam in New York! Makulay daw ang mundo ni Lolo dahil kanyang damit ay terno-terno. Nung maliit ako, nakagisnan ko nga yung 7 kulay ang sinelas ko. Kung ano yung sinelas ko, yun ang damit ko. Bahay niya'y nagmukhang istante ng damit ang bawat sulok. Talaga namang octel at iba pang tulad na pampublikong lugar, e bigla kayong karerahin sa paglangoy nitong mga chikiting na halos baby pa kung ituring. Abay, halos mga sanggol pa ho ito eh. Ilan ho kasing mga bulilit ang sumabak sa swimming lessons noong bakasyon pa sa eskwela. At kasama nga ho dyan ang ilang mga baby. Naku, pagkukyut ho, pagkakakyut-kyut silang mga nagkampayan sa tubig habang ipinakikitang swimmer na si baby. Pagkatapos ng seremonya, nagpakitang hilak ang 50 estudyante na produkto ng Tuding Lozada Swimming School. Bilang bahagi natuwa ko eh. Hindi kayo dinervyo? Hindi. Matagal lang siyang lumalang? Bali 1 month na. I enrolled him here. It was because he's my asthmatic. It's not the money that counts. Uulan at bumabaha na naman sa ating bayan, baka ito pa ang magligtas sa kanilang mga buhay. Mabuti na yung handa. Kwentong umaatik ka mo na magitan sa dalawang beauty ito. Alamin ang exciting na napag-usapan nila dito sa Korina meets Miriam in New York. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang K. New Cream Seal conditions right where your hair needs it. Its protein balance formula gives 100% conditioning na di kaya ng shampoo. First runner-up in the Miss Universe beauty pageant. Ipinagdasal at inasahan, ngunit hindi akalain ng maraming Pilipino na siya pala'y magiging ganoon katinding pambato sa nakaraang Miss Universe 1999. Sa ngayon, si Miss Miriam Quiambao, isang Pilipina, ang first runner-up sa pagiging Miss Universe sa taong ito. Ang pinagdedebatehan na lang na pakiramdam ngayon ay, sayang nga ba na siya'y hindi naging Miss Universe o sapat ng karangalan na siya'y first runner-up? Sa kauna-una ang pagkakataon ay malalaman natin ang sariling pakiramdam ni Miriam Quiambao matapos ang pageant. Hindi na ho hinintay ng balitang kayo na siya'y makarating ng Pilipinas at pinuntahan na namin siya dito mismo sa New York, USA. Narito po ang aming panayam. So dahil hindi po tayo makahintay na makabalik si Miriam Quiambao sa Pilipinas, ito pong darating pang linggo, inunahan na po natin ang lahat. At pumunta na lamang po tayo dito sa New York, sa Amerika, para personal pong batiin ang ating first runner-up sa Miss Universe. Mga Miss Universe po yan sa ating mga puso sa Pilipinas. Si Miss Miriam Quiambao mula po dito sa New York, sa Amerika. Magandang hapon sa iyo, Miriam.
Magandang hapon din, Korina. Oo, ba't ka natatawa? Hindi ko kasi umaga. Oo nga eh. Ano ba ang nararamdaman ng isang kandidata, no? Kapag ikaw ay napiling binibining Pilipinas, pagkatapos mag-a-attend ka ng Miss Universe, do you really think that you're going to win? Hindi. Ako kasi yung tipong taong I try as much as possible, ayoko nang meron akong ano, presumptions. Kung baga, if I need to be thorough and I need to be accurate about something, I try to be as accurate as I can. More training would probably be, ano, be more preferable. Kasi 3 weeks lang ako sa Manila, tapos 1 week sa Venezuela. Although, I think my 1 month training was actually enough because I landed first runner up. Kasi napansin ko sa Venezuela, yung mga misses nila doon, yung mga Miss Venezuela doon, kahit candidate pa lang, tinuturuan na sila na mag-makeup araw-araw. Tinuturuan sila ng iba't ibang klaseng hairstyle na babagay sa ganitong okasyon, sa ganitong damit, sa ganitong klaseng makeup. So I just wish that I had as much practice as they did. Kasi nung nasa Trinidad ako, nag-eeksperimento pa rin ako. So I would end up coming out with barely no makeup. Nung naipanalo mo ang Miss Universe, hindi ba't pinalitan mo yung original na si Miss Janelle Bautista ba yun? Did you think it was fate? Did you think na parang ito ay nakatakda para sa iyo o hindi mo inaasahan ng lahat ng ito? Before I joined, I already received a sign from the Lord. As you know, I'm part of a Christian movement and I'm spiritual and prayerful. I already received a sign that I have a mission. So sabi ko, bahala na ang Diyos. Sa tingin ko may plano siya. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero sasabay lang ako sa gusto niya. I had a feeling that something was going to happen for me. In fact, this could be my lucky year because I was born on the year of the rabbit and this is the year of the rabbit. Oh, okay. Something could happen for me, pero I have nothing particular in mind. Actually, sinasabi nga nila Mrs. Araneta that probably the stars could have really something planned for me kasi parang lahat nangyayari eh. Nagsimula lang this year, tapos pinalitan ko si Janelle, tapos eventually ako nagpunta ng Miss Universe, tapos nag-training pa ako sa Venezuela. So parang everything was going for my favor. Nung hindi ba merong parte doon na ikaw eh parang nadapa ba yun? Anong naramdaman mo noon? Kinabahan ka ba nung parang natapilo ka ba noon? Anong nangyari noon? Yung gown ko kasi, sa tingin ko mahaba. Mahaba pa yung tail. So, naglalakad ako noon, may mga steps. Pagbaba ko ng steps, siguro masyadong mabilis. Pagbaba ko noon, my heel got caught on my gown. Yung threads that were keeping the beads on the gown, yun ang sumabit sa heel ko. Tapos, nadulas ako. Although, I quickly landed on both feet. Hindi naman sa natapilok ako, or yung tipong I fell flat on my face, o napaupo akong ganyan, hindi naman. Buti na lang, parang nawalan lang ako ng balance. Hindi yung tipong natapilok ako or I fell flat on my face. I quickly regained my balance. I stood up and continued with my walk. And when I stood on that disc at the center of the stage, I felt that parang kailangan yata may gawin ako para mag-makeup dun sa pagkahulog ko. So sabi ko, natuwa naman sila. It's up to you, New York. Saglit muna namin kayong bibitinin ha. Mas kapanapanabik pa ho ang mga susunod naming napag-usapan ni binibining Miriam Quiambao at iyay inyong malalaman sa aming pagbabalik. Kaya dyan lamang kayo. Naku, maganda po ito. Huwag po kayong aalis dyan. Cream Silk congratulates Miriam Quiambao for winning first runner-up in the Miss Universe Beauty Pageant. Protein Balance Formula gives 100% conditioning na di kaya ng shampoo lang. Get super manageable, super fragrant, super beautiful hair with new Cream Silk. Cream Silk congratulates Miriam Quiambao for winning first runner-up in the Miss Universe Beauty Pageant. Sa lahat po ng ating mga kababayan Pilipino dyan sa Los Angeles at San Francisco sa Amerika, isang magandang hapon po sa lahat ng mga taga-subaybay ng The Filipino Channel.
Yung atin pong panayam kay Miss Miriam Quiambao na sinundan pa natin sa New York City ay ginanap sa isang open-air cafe doon. Baka magtaka ho kayo, wala tayo sa ating set, ano? At wala sa ating bayan. Marami pa ho kasi akong tinanong at sana'y isa sa mga aking tinanong ay mga tanong din po ninyo na nais po ninyong hanapan ng sagot. Narito po ang pagpapatuloy. Ano ang naramdaman mo noong tinawag ka na doon sa 10 finalists? Nakaka-excite siguro yun, ano? The fifth position and halfway through the Philippines! Ako! Parang hindi ko ba alam kung anong kung paano mo ma-explain. Kasi everybody was telling me, you're gonna be Miss Universe, you're gonna be in the top 10. Ako! Everybody was telling you that? Oh, yes, almost everybody. Pero ako, hindi ko kasi iniisip eh. Parang, nalihintayin na lang natin. It's not yet the coronation night, so we can't tell. Ganun ako eh. Okay. So hinihintay ko na lang. So actually, kinakabahan ako noon nung tinatawag niya ng top 10 dahil baka nga pumasok ako. So nung pumasok ako, parang, wow, this is such a feat in itself because out of 84, I was picked as top 10, di ba? Oo. At saka, sa tingin ko, proud na lahat ng mga Pilipino noon. I'm sure lahat sila nagtatalunan. Ay, talaga naman. Ingay ng Pilipinas. Nakaabang talaga kaming lahat. Ako, talaga palakpakan na lahat. At nakaabang buong Metro Manila as far as I know. I can imagine. Yung ikaw naman ay natawag na sa top 5, ano naman ang naramdaman mo? I was actually expecting Miss Venezuela to get into the top 5. Kasi she was one of the favorites. Pero nung pumasok ko ng top 5, I was grateful. Parang, wow, I'm taking each step at a time. And when I won top 10, wow, I'm grateful already. When I got into the top 5, wow, this is even more exciting. Pero hindi ka ba? Was it excitement more than fear? Halos kaba at excitement at the same time. But it was nothing like how I felt in the Binibini. Kasi nung Binibini, I had no expectations whatsoever. Na parang, I was just enjoying everything. Pero ito, Miss Universe eh. Buong mundo nanonood sa akin. So parang ang lakas, ang taas ng pressure. Unang bahagi pa lamang ho yan ang aming eksklusibong panayam ng Balitang K kay Binibining Miriam Quiambao. Bukas, yung mga kontrobersyal na katanungan naman ang sasagutin ng ating Pinay Beauty. Tulad ng totoo nga bang kinabahan siya sa huling question and answer portion na siyang sinasabing dahilan kung bakit hindi siya ang nagwaging Miss Universe. At marami pang iba. Huwag niyo hong palalampasin yan. Samantala, mamaya po alas 11 naman ng gabi sa The Correspondents, ang atin din pong isinulat na istorya na buong-buo rin po ninyong matutunghayan mamaya pong alas 11 ng gabi. Performance of our life. And what's becoming a very irritating social phenomenon, cell phones. Isang gabi kasama si Miriam Quiambao. Ito medyo controversial na tanong ito, Miriam. Ha? Baka ninervyos ka daw doon sa huling tanong sa iyo. No regrets. Isang di malilimutang panayam ni correspondent Korina Sanchez. Magtatapat ang kanilang katangi-tanging ganda at talinong maipagmamalaki sa buong mundo. Dito lamang sa The Correspondents, Lunes ng gabi pagkatapos ng The World Tonight. We Germans are very passionate. First returns home this week. In an exclusive interview with ABS-CBN's Korina Sanchez in New York, Miriam says she is unfazed and proud of her achievement. Tonight, the first runner-up and winner of a cash scholarship from Oscar De La Renta Swimwear is Philippines, the 1999. The 24-year-old beauty queen, now in New York, was first noticed when she tripped during a pre-pageant presentation and immediately recovered with grace, impressing the judges. Anong naramdaman mo nun? Kinabahan ka ba nung parang natapilo ka ba nun? Ano nangyari nun? Pagbaba ko ng steps, siguro masyadong mabilis. Pagbaba ko nun, my heel got caught on my gown. Oh. And when I stood on that disc at the center of the stage, I felt that parang kailangan yata may gawin ako para mag-makeup dun sa pagkahulog ko. So sabi ko, natuwa naman sila. A lot of people think Miriam could have bagged the crown if it were not for the way she answered the last of the questions asked for judging. Miriam admits she got nervous.
Ninervyos ka ba nun? Actually, ninervyos ako the whole time. The whole time? And what was upsetting was, every time I open my mouth, I get mental block. That was the best answer in my mind at that time. Right. I was trying to be non-judgmental and that was it. As first runner-up to the Miss Universe, many believe she will be a strong contender for the forthcoming Miss World pageant. I'm not sure if that's accurate because hindi ko pa, wala pa akong naririnig kay Mrs. Araneta tungkol dyan. So baka pagbalik ko pag nakausap ko sila. Miriam is quick to defend herself against those who see her victory as a loss. Abangan niyo po ako pagdating ko sa Pilipinas dahil gustong-gusto ko na umuwi at makita kayong lahat. I'm proud to be a Filipino and I'm proud to be first runner-up Miss Universe. It is not important that Miriam Quiambao comes home without the Miss Universe title. What is important is that she remains number one in the hearts of all her kababayans in the Philippines. Miriam comes home this week, and what awaits her is not only a hero's welcome, but a life that she will experience unlike any other. From the JFK Airport in New York, this is Korina Sanchez reporting for The World Tonight. For more of Korina's interview with Miriam Quiambao, catch the correspondence right after The World Tonight. And for our final word, there are two ways to get enough. One is to continue to accumulate more and more, and the other is to desire less. The correspondence is up next. And that's The World Tonight, June 7, 1999. I'm Angelo Castro Jr. And I'm Tina Monzon Palma. Philippines, thank you. Ngayong gabi, exclusive at one-on-one, Beauty Queen at si Korina sa Amerika. At ang pambihirang pamilya namang kasawang Sariko. Matapos ang hindi ilang kontrobersya, nagbabalik ang kababaihang Pilipina sa World Center Stage bilang pinakamaganda at matalino sa balat ng lupa. So how did it feel? Kinabahan ka ba? At the time when I fell, sabi ko, oh my God, as in, meron na akong video eh. Uh-oh. Tapos makikita mo doon, as in yung, especially in slow-mo, makikita mo yung reaction ng mukha ko na, oh my God! Sinundan ni correspondent Korina Sanchez si Miss Universe first runner-up Miriam Quiambao sa Amerika para sa isang eksklusibong interview. At ang mag-asawang si Ricos at ang kanilang mga inampong may kapansanan. Kung matagal ko nang hinahanap sa family ko, yung unconditional love, yung pagmamahal na walang kapalit, yun din po yung ginagawa ko ngayon sa biological parents ko. Real women are not like manic. Ay matibay ang pagsasama sa kabila ng kapansanan. Pinuntahan namin ang pamilya si Rico sa Antipolo at natuklasan. Do you really think that Miss Botswana, the reigning Miss Universe, did better than you did in answering that last question? I think all three of us did our best to answer that question. It was just a question of what the judges think, because that's very critical. And apparently, they thought Miss Botswana was deserving of the title. Uh-huh. New cream. Cream Silk congratulates Miriam Quiambao for winning first runner-up in the Miss Universe beauty pageant. Two weeks ago, while the politicos were fighting each other over the visiting forces agreement, the rest of the country watched a lone Filipina beat her opponents from other countries in a contest of beauty and brains. Correspondent Korina Sanchez embarked on a whirlwind coverage to New York and back to bring us this interview with the country's reigning number one sweetheart, Miriam Quiambao. You are the girl of my dreams. Nobody saw her coming, and a few back home even knew her name. But when she tripped during a pre-pageant night, all the judges turned their heads and gave a second look at this beauty queen who turned a mistake into a rare opportunity to exhibit grace under pressure.
Today, Miriam Quiambao, a Filipina, is first runner-up in the 1999 Miss Universe Beauty Pageant and is a household name in the Philippines. Halos tatlong dekada nang nakararaan mula nang huling maparangalan ang ganda at talino nating mga Pilipina. Noong 1968 ay si Miss Gloria Diaz at noong 1975 ay si Miss Margie Moran. Kahit na parang halos puro aksidente ang pagiging kandidata ni Miriam sa Miss Universe, ay hindi aksidente na naparangalan muli ang ganda at talino ng mga Pilipina. The correspondents flew to New York to meet Miss Miriam Quiambao, and this is our interview. What was your childhood dream? Was it ever in your dreams as a child to be a beauty contest winner? Maybe at one point in time while I was watching one of the pageants, maybe Miss Universe or Bini Bini, it had crossed my mind. But as I grew up, when I grew more mature and more aware of the world around me, I didn't think much about it anymore. How were you reared as a child, like your mother? Did she really groom you to be conscious of beauty and poise and grace the way we see? Or hindi naman? I don't think they had that in mind. Uh-oh. I think what they really, their goal was to just rear their children and make them or try to help them to be the best persons that they can be. Uh-huh. What was your childhood ambition? I wanted to be a doctor. She's very kalinyosa. Mabait siya. Eh, hindi ko pa nakitang iyan nagagalit. Aywan ko sa mga mates niya kung nagagalit siya, hindi ko alam. May mga dreams siya, wala. Siguro, in her private thoughts, someday I will be like this, I will be ganon-ganon. So what finally did it? What finally led you to decide? What was that thing that made you say, okay, I'm finally going to do it, sasali na ako talaga? Actually, it was I was discovered on a Monday, and the whole thing happened in a week before, exactly a week before, before the final screening, in fact. It was a big risk for me, but then on that Thursday, I sort of received, I don't know, I received a calling or a word from the Lord. I don't know how it is, but I consider it that to be, that I feel that I have a mission in this whole thing. She's not complaining, but she's worried at the same time that because of the little preparation, she feels that she was just pushed to go to Miss Universe because we had a problem with the earlier winner. Does a candidate go to a contest thinking that I will win? Hindi ko iniisip eh. In fact, a lot of people were telling me, no, think of the crown, think of winning. Yeah. Mm. You should act like a winner. The best way to approach the situation for me was to just be myself and be the most natural person that I can be. Uh-huh. I think it's the best formula. Kasi you can never go wrong. Binibini Pilipinas International is Lalaine Edson. Binibini Pilipinas Universe is Janelle Bautista. Binibini Pilipinas World is Miriam Quiambao. You actually replaced Janelle Bautista. Do you think that was fate? Do you think that was all in the plan? How did you feel when you all of a sudden had to replace Janelle for the Miss Universe pageant? I can see now that things have been unfolding, the events have been unfolding, and he has really planned for me to go to the Miss Universe, and eventually I did win the first runner-up, so it could be his plan. Noong una, natawa ako, kasi si sa Binibining Pilipinas, nangyari na sa kanya yan eh. Yung parang na-trip siya doon sa gown niya. Pero I was thinking, well, at least she made the most out of it, diba? And I was thinking, if that didn't happen, she wouldn't have stood out among all of them, diba? Parang napansin pa siya lalo because nung na-trip siya, she was able to stand up gracefully, diba? Meron pa siyang, she showed that she had grace and also a sense of humor about herself. Nung nadapa ka, sabi nila, ano ba yun? Nadapa ba siya? Natapilok ba siya? Nadapa ka ba talaga? Ano ba talaga nangyari doon? Ang nangyari noon, yung my gown was too long for me and I had a long tail. As I was walking down the steps, I think I was walking too fast. That as I stepped down, my heel got caught on
on the threads that were keeping the beads on my gown. Oh, okay. So at the time, I slipped, but it was not like I fell flat on my face or I fell to the ground, you know, to my backside. It wasn't like that. It was just as if I was picking something from the ground. Oh. It was good enough, though, that I landed firmly on both feet. Uh-huh. So I was able to stand up right away and finish my walk. So what was this whole hoopla about it? What was the reaction? Were the judges there? The judges were there looking on all the time. Uh-huh. So how did it feel? Kinabahan ka ba? At the time when I fell, sabi ko, oh my God. As in, meron na akong video eh. Uh-oh. Tapos makikita mo doon, as in yung, especially in slow-mo, makikita mo yung reaction ng mukha ko na, oh my God! Talagang nakakatawa. Even my cousin, they all laugh at me. Pero at the time, I felt, parang I felt like, I had set my mind to doing that walk really well. So, I just kept on doing it, uh-huh. the thing that I had to do. I mean, the show must go on. Mm-hmm. It can't stop at me, you know? Right. It can't stop at, at that incident. Mm-hmm. So I kept on doing it. And I was grateful for the Trinidad audience that they were clapping and they really felt for me. And in fact, some of them did a standing ovation and they were all rooting for me back there. Uh-huh. When I stepped on the center of the stage, I spread my arms wide and said, it's almost like saying, here I am. Thank me for what I am. Yeah, well, it happens. Some people are saying that this could have been the reason or one of the main reasons why you won in the pageant. Do you think that this was a big contributing factor for you to have won the pageant? Do you think that nagkaroon sila ng magandang impression sa'yo? That could be because it was a great opportunity for me to show my good-naturedness, my strength of character, uh-huh. my ability to handle pressure, you know, my confidence, in fact, and sabi nila poison elegance, yes. diba? So I think it really helped. Although it was not only the determining factor, I'm sure there have been other opportunities for them to see. I guess the winner in me. I think I did well in the personality interview, and I probably also did well in the bathing suit. Uh-huh. You know, because the personality interview happened before the preliminaries. I see. But up to now, you still don't know what your scores were. For the preliminaries. Kasi alam namin lahat eh, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam yung mga score mo. Siguro ang alam nyo yung ano, for the pageant night. For the pageant night itself. Mm-hmm. Alam ko rin yun. Alam mo yun. I know the scores already for the pageant night, but what I was saying was, I don't know the scores for the preliminaries. Oh, I see. I was not one of the early favorites, but I remember one time when we were at an auction, since they will be getting all the attention, sabi ko, I might as well enjoy myself. Uh-huh. So as the music was playing, hindi ko naman pagkakaila, marunong din ako sumayaw. Uh-huh. So I was dancing. Uh-huh. Eh siguro napansin nila, the way I danced was so much similar to the way Trinidadians really dance. Uh-huh. Yung tipong talagang calypso na talagang groovy. Uh-oh. So at the time when I was dancing, people were like, oh, Miss Philippines. And they, as I was dancing, they would dance with me on the street. So it was fun. So I think that was also one reason why I became a favorite. Marami pa sa pagbabalik ng interview ni Korina kay Miriam. New you on this as Gising. Mo twist na sangang buhay ni bansag sa the fifth position and halfway through the Philippines. Is a licensed physical therapist who plans to seek a PhD and dreams of launching her own clinic. Out of 84 candidates, tinatawag na yung 10 finalists. How did it feel to have been called dun sa 10 finalists? Alam mo, dito sa Pilipinas, talagang in DZMM, tumigil kami ng programa namin para i-announce na, oy, nakapasok na si Miriam Quiambao. How did you feel when you were mentioned in the top 10? It was a mixture of emotions, actually.
both excitement and the nerves. I was actually feeling the butterflies on my stomach at that time. So, did you expect to fall into the top 10? What is the feeling of a candidate? Pag tinatawag na yung top 10, it's either you're in or you're out, di ba? Yeah. Sa tingin ko, pantay-pantay kami lahat ng nararamdaman. Pugug. Our hearts were all beating and our stomachs were all churning, you know, just to know, just hoping to be in the top 10. So, sa tingin ko, pantay-pantay, you know. Talagang takot. Parang takot na, excited na, hindi mo malaman eh. Now for the final spot, the 1999 Miss Universe goes to Philippines! When you're in the top 10, do you expect to be in the top 5? What is the feeling of somebody in the top 10? At that point, when I was on the stage, I had no expectations. Uh-huh. I was trying to not to expect anything. I was there just, you know, I was just there to accept anything that will happen to me. Mm-hmm. Kung gusto ba ng Diyos na pumasok ako, sige, papasok ako, basta lalaban ako. Uh-huh. I see. So, nung tinawag ka na, ano pakiramdam mo? Nung tinawag na ako, syempre, excited ako na parang halos hindi ko rin mapaniwala na pumasok ako ng top 5 kasi kasi sa dami-dami ng ano ng mga delegates, siguruhin mo nakapasok ako, top 5 pa ako. If Miss Universe were to become pregnant during her reign, should she be allowed to continue as Miss Universe? That's a very difficult situation to be in. And I believe that the Miss Universe, if ever she becomes pregnant, I believe that she should continue with her reign if she has been a good example to be a Miss Universe. She has pursued all the goals that she had in the first place, and I believe that she should continue. Medyo compared to the answer of Miss Botswana, medyo paikot-ikot si Miriam. Kasi ang point siguro doon yung quick wit, ano? Dapat yung sasagot ka kagad. Not so much yung answer, but yung grace under pressure. Kasi very critical yung portion yun eh, sa tingin ko. Very critical kasi under pressure na eh. Tense na lahat. So, yung quick-mindedness ang importante doon. Are you happy with the way you answer that question? Well, ako na lang kayo nun eh. Ang sabi nila, itong pagtanong daw sa yung ito, maaring nakapagpatalo daw sa'yo. Although para sa amin, ikaw ay panalo sa aming puso, no? But what could have clinched daw the Miss Universe title would have been that question. And people were asking, was she nervous when she was answering? Nagsisi ka ba sa sinagot mo? Do you think you could have done better with that question? How do you assess your performance in answering that last question? At that time, I was actually taken aback by the question. I can admit that I had sort of a mental block each and every time I opened my mouth. Really? Yeah. For that question alone or for all? For everything. Ah, I see. Siguro yung nervous na rin. You can't help it. You're in front of millions of people. Uh-huh. Diba? I think all three of us did our best to answer that question. It was just a question of what the judges think. Because that's very critical. And apparently, they thought Miss Botswana was deserving of the title. Uh-huh. What does the first runner-up usually do? I don't think I have any obligations with the Miss Universe, with the organization as first runner-up, except if something happens to Miss Botswana. Although at this point, I've spoken with the president of Miss Universe, Maureen Reedy, and we've made arrangements already with regards to her wanting to help me achieve my career goals. Mm-hmm. So that's it. I see. So there are so many options. I have lots of options. Uh-huh. Now, some of the other options are, I understand that there are movie contracts waiting for you. When you come back to the Philippines, are you going to be an artista? at this point, I don't know, but at this moment, I have no plans yet. But these contracts, you are going to study the scripts sent to you. Yes, I will. Uh-huh. I'm going to have to study them first and read every detail of it, ask the questions that I have in mind before I accept anything. I see. So, but it's not totally out of the question, joining show business.
I can admit that I know how to act because yes. I was with the drama club back in high school. Okay. In fact, I enjoy acting. Uh-huh. If ever I would go into acting, I would want to go into theater. She hasn't really changed much, and I was glad, you know, when we spoke that, you know, she's pretty much the same person I've known for more than 4 years. And well, the only change is that, you know, she's exposed to so many things right now, and the way she's been handling it, all the more I've learned to admire her, and you know, all the more it's added to, you know, she's gained more respect for me, and not just out of her winning, but you know, as how she's been handling herself since she won, and I'm sure it's a tough job. So where does love come in? You have a boyfriend. Yes, I do. Four years. So you're 24 now. So when do you think are you going to get married? We have no definite schedules as of yet, but we do have plans of getting married. And with how many children in your plans? I prefer to have four. I think he prefers to have more. Oh, okay. That's a lot. I mean, more can be from 5 to 25. Oh, no. Did anybody tell you that you look like Gloria Diaz when you smile? Well, especially when she won Miss Universe in 1960-something. No. Nobody has ever told me that except you. Really? Tonight, the first runner-up and winner of a cash scholarship from Oscar De La Renta Swimwear is... Philippines, the 1999 Miss Universe, Botswana! Nanginayang ako dahil siyempre, Pilipinas siya eh. O sayang, sabi rin yung mga kasama ko sa bahay. O siyempre, nanginginayang ako dahil mas maganda siya kung tutusin, mas matalino. Bilang Pilipina, siyempre gusto kong manalo talaga siya. Kailang hindi naman siya nanalo. Pero at least, nakuha niya yung first runner-up. I'm happy for her. Kahit na hindi siya nanalo, at least, first runner-up siya, ibig sabihin, siya pa rin ang universe ng buong Pilipinas. Actually, that's already achievement for Miss Quiambao, as well as for the Filipino people. Kasi it's for you to represent your country eh. So, I think that's an honor already. Miriam is quick to defend that she did not lose the Miss Universe title, but rather won first runner-up out of 84 candidates worldwide. Hindi daw ito pagkatalo, kung hindi isang malaking pagkapanalong karangalan para sa buong Pilipinas. Were you sad, Miriam, about having been Miss Runner-up? First runner-up? At one point in time, maybe. Hindi ba parang may naramdaman kang sayang? Siguro, but that was just for one moment. Uh-huh. After that, sabi ko, hey, I'm a winner, and this is an achievement in itself. I'm a winner. Even before I joined Binibini, mm-hmm. even before I joined Miss Universe, I'm a winner already. And my critics could criticize all they want. I don't care. Uh-huh. Uh-huh. I'm a winner already. I did my best, and I have no regrets whatsoever. And it doesn't matter really because I feel that I'm a winner. Mm-hmm. And you are. I am. To everybody here in the Philippines. Congratulations, Miriam. Thank you. And hope to see you back home soon. Okay. Okay. Hindi pa nasisigurado ang kanyang pagsali, ngunit ngayon pa lamang ay marami nang nagsasabing magiging malakas ang laban ni Miriam sa darating na Miss World Contest. Ngunit sa ngayon ay sapat ng karangalan ang kanyang ibinigay sa ating bayan. She may have come out second best, but the more important thing is that we are celebrating her like she were number one. It may have just been a beauty contest, but the more important thing, ito ay nakapagtatak na naman sa Pilipinas at sa galing at ganda ng Pilipino sa mapa ng buong mundo. Ako po ang inyong correspondent, si Korina Sanchez, mula sa New York. Cream Silk, your front seat to the store. We'll be right back.
Executive Secretary Ronaldo Zamora and officials at After overcoming health, Miss Universe first runner-up Miriam Quiambao will be in town this week after successfully representing the Philippines in the beauty pageant. ABS-CBN's Korina Sanchez was able to interview her in New York, where the beauty queen is vacationing. Miriam admits she had a mental block when she was asked the final question during the pageant and that she was almost too nervous to talk. But she says everyone should be thankful she came close to winning the crown. Observers say Miriam stands a good chance of winning the Miss World crown if she is sent to compete for that crown. Meron mga usapan sa Pilipinas na mag-Miss World ka daw. I'm not sure if that's accurate because hindi ko pa, wala pa akong naririnig kay Mrs. Araneta tungkol dyan. Miss Universe, haharap na sa mga kontrobersya mula sa New York na balitaktakan dito lamang sa Korina meets Miriam in New York. Dyan lamang po kayo, dito lamang po kami. Today's woman is in for long. Nangunguna sa balita. Self-congratulates Miriam Quiambao for winning first runner-up in the Miss Universe beauty pageant. Sa mga kaibigan nating Yogad, bakas payamagaw. Kahapon po ay napanood ninyo dito sa Balitang K ang kauna-unahang pagkakataon na nakapanayam ang first runner-up sa Miss Universe pageant. At kababayan nating Pilipinas, si Binibining Miriam Quiambao, na talaga namang binisita pa ng inyong lingkod sa New York sa Estados Unidos, ha? Eh dahil po sa sarap ng aming naging kwentuhan, marami kami na pag-usapan tungkol sa mga nangyari sa kanya sa naturang contest. Sinagot din po ni Miriam ang ilan sa mga kontrobersyal na issue na lumutang dahil sa kanyang pagiging first runner-up. Kaya, kung handa na kayo, narito na ang ikatlong bahagi ng Korina meets Miriam in New York. Ito, medyo kontrobersyal na tanong ito, Miriam, ha? Pinapatanong lang sa akin, pero hindi ito nanggaling sa akin. Sinasabi kasi nila na baka ninervyos ka daw doon sa huling tanong sa iyo, nung tatlo na lang kayo na pinagpipilian, na baka daw ikaw eh natalo sa pagiging Miss Universe. Although para sa amin, panalo ka naman talaga as first runner-up, ano? Natalo ka daw as Miss Universe dahil ninervyos ka sa pagkakasagot mo sa tanong na iyon. What do you think about that? Actually, ninervyos ako the whole time. The whole time. And what was upsetting was, every time I open my mouth, I get mental block. Oh, really? Pero, I don't know. I don't have any regrets. That could be one reason why I got first runner-up the way I answered the last question. Pero, ano eh, that was the best answer in my mind at that time. I was trying to be non-judgmental and that was it. If you ask me, lahat kayong tatlo, ano eh, ninenervous talaga eh. Doon sa pagsagot sa huling tanong. Did you feel bad about having answered the question that way? I had like two answers in my mind at the time. One is the moral issue. One is about being non-judgmental. Pero if I pick the moral issue, that could be more, ano, that could be more... divisive. Diba? Controversial. More controversial. I might end up defending myself for that, for my answer if I did. So I picked the non-judgmental. And I think that was the best answer at the time. So no regrets? I have no regrets whatsoever. Tonight, the first runner-up and winner of a cash scholarship from Oscar De La Renta Swimwear is Philippines, the 1999 Miss Universe! How does it feel to be first runner-up? Alam mo yung ganon na isa na lang, Miss Universe na. Do you feel sad about that? Because we're happy for you as first runner-up. Everybody's cheering for you back in Manila. Pero gusto nilang malaman yung nararamdaman mo. As first runner-up, do you feel that you could have done something para maging Miss Universe talaga? Actually, contento ko eh. I'm just grateful that I've gone this far. Imagine, out of 84 delegates, I was number 2. Oh, naman. Diba? So, that's a great achievement in itself. So, contento na ako. If the reason why I did not get Miss Universe is probably because God has other plans for me. Diba? I could have gotten Miss Universe and something could have happened. Something else could have happened. Or I could have
I could have gotten the first runner-up title and I could have been successful nevertheless, diba? So I have no regrets whatsoever. Are you really joining Miss World? Merong mga usapan sa Pilipinas na magmi-Miss World ka daw. I'm not sure if that's accurate because hindi ko pa, wala pa akong naririnig kay Mrs. Araneta tungkol dyan. Sa iyong pagdating, kasi nasa New York kami ngayon, ano? Sa iyong pagdating, ano ang, sa lahat ng mga nasa Pilipinas na ina-anticipate na hinihintay ka na sa pagdating mo? Sa lahat ng mga Pilipino at sa lahat ng mga tagapakanood ng Balitang K, papasalamat ako sa inyong lahat dahil sa suportang at dasal na binigay niyo sa akin habang nasa Trinidad ako at kahit hanggang ngayon. Abangan niyo po ako pagdating ko sa Pilipinas dahil gustong-gusto ko na umuwi at makita kayong lahat. I'm proud to be a Filipino and I'm proud to be first runner-up Miss Universe. Naku, talaga naman po, nag-enjoy po ako sa pakikipagkwentuhan sa iyo, Miriam, ha? At sigurado ako na mas lalo kang napalapit sa mga kababayan nating Pilipino dahil sa pagbibigay mo ng kahit kaunting oras mo para sa kanila. Siguro naman ngayon ay maliwanag ng lahat at wala na sigurong mang-iintriga sa iyo. Ano? More power sa iyo, Miriam, at sana'y maging matagumpay ka sa lahat ng iyong mga plano sa buhay. Abangan! Joseph is first runner-up na si Binibining Miriam Quiambao sa kanyang bagong celebrity status ngayon. Nasa New York po at kasama ni Binibining Quiambao sa pamamasyal, si Jessica So. Jessica, paso. Dito sa New York, nagpahinga sandali si Miriam matapos ang kanyang pagkapanalo sa Trinidad and Tobago. Pero kahit na malayo siya sa Pilipinas, damang-dama naman niya ang pagpuri at pagmamalaki sa kanya ng kanyang mga kababayan. Sa mga kamag-anak man o kaibigan, malugod na tinanggap si Miriam. Even as first runner-up, I'm very, very happy and I'm very proud of her. Pero maging ang mga hindi nakakakilala sa kanya, stand out ika nga si Miriam. Nagkakilala na rin si Miriam at ang Miss Saigon na si Lea Salonga dito sa New York. Ayon kay Miriam, matagal na siyang fan ni Lea. At ayon naman kay Lea, isa siya sa mga milyon-milyong natuwa sa pagkapanalo ng isang kababayan. Mula New York, sasamahan ng GMA News and Public Affairs si Miriam sa Los Angeles, California, bago umuwi ng Pilipinas sa Webes. Bagamat kabado siya sa kanyang biglaang celebrity status, anya'y nakahanda siyang ibahagi sa buong Pilipinas ang kanyang tagumpay. Pagkakataon ko nga ito na pakita sa buong mundo kung gano'ng kagagaling ang mga Pilipino, hindi ba? Actually, hindi naman ako, kundi simbola lang naman ako ng mga Pilipino eh. Ang totoong nanalo dyan, yung mga Pilipino, hindi lang ako eh. Kasama si Miriam Quiambao dito sa Amerika, ako po si Jessica Soho, ang inyong naging saksi. Kilalanin natin ang tunay na Miriam Quiambao sa Brigada 7 sa darating na Sabado. Mamaya sa saksi, 6 na taong gulang na bata. Ito ay lahat function. Kaya sa pagkapanalo niya talagang sobra lang tayo fascinated with beauty pageants and all that. Well, in a way, oo. What's special about her winning? Kasi ako, ewan ko, my opinion is, we haven't gotten close, very close to the Miss Universe crown for such a long time. Yeah. Kung hindi ako nagkakamali mo for 26 years or more than 2 decades. I think this is a parang pinakamalapit na yung muntik-muntikana na. And pero to her credit, no, si Miriam is aware about na bakit napaka-emphasize natin, we put so much emphasis on physical beauty. Pero siya mismo sinasabi niya sa akin, she knows all about that. And what she wants to shine through is her inner beauty. Well, of course, hindi naman natin may deny that she projects very well and yung winning pose niya, etc. Pero siya mismo sinasabi niya na what really matters is her inner beauty. Because one thing, ayaw niya magpakuha na mini-makeupan siya when she was in New York. No? Kasi ayaw nga niya na ma-project na she's very conscious because she's not. She said that she'd rather not wear makeup at all. And then,
what else? Yung meron siyang puso for charity work. Okay. Because even before she joined the pageant here, she was already doing charity work for a group called Ang Lingkod ng Panginoon. Okay. I think we're ready with the other part of the interview kanina. Oops. Mamaya na lang ulit. Maybe some of the excerpts dun sa press call na nangyayari ngayon dun sa gate 16 dito sa NAIA. Wala pa ata. I think ito na pwede na ata nating i-play. Sa isip mo, anong nararamdaman mo? Parang kinakabahan ako ng masaya. Bakit kinakabahan? Kasi pag uwi ko, alam kong dudumugin ako. Pero masaya din ako kasi finally makakabalik na ako sa bayan natin. Tapos makikita ko na yung mga Pilipino, yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko. Tapos sa wakas mapapasalamatan ko na sila personally ng harap-harapan. So yun. Ilang araw ka ba nawala? O buwan ba? More or less, mga 1.5 months. Sabi mo, kinakabahan ka, hindi ka pa sanay na dinudumog? Medyo may practice na akong konti sa New York. Pero yung experience ko sa New York, I think it's just a fraction of what I'll be receiving in my homeland. So parang ina-expect ko na pagdating ko, ayari yung mga tao, oh no! Pero at the same time, masaya naman ako kasi nakapagdudulot ako sa kanila ng ng saya. Okay. Yun yung interview. ang sabi niya, ang basically sinabi niya, nervous siya. She's not used to being in the limelight. Actually, natatakot siya na to be in the limelight and to be followed by cameras, na dudumugin siya ng mga tao. But I think she's very tough naman inside. Kaya naman niya siguro yung rigors of her crown. Sa lahat ng interviews niya, napaka-soft-spoken, napaka parang shy pa nga eh. Mm-hmm. But she's very smart. Alam ko, she reads a lot. And when you talk to her, you know that she's very intelligent and she's very smart. She doesn't have any modeling experience, pero bakit parang ang galing ng pose niya? May beauty seek, meron ba siyang secret na... Well, she was a physical fitness instructor once. Uh-uh. Nagturo siya ng yung weight aerobics. Training and aerobics. Uh-huh. So that's why she's very fit. And I suppose she carries herself well talaga. Yun. Medyo innate yata sa kanya yung she carries herself very well. Kasi everywhere we went talagang stand out siya. Kahit sa New York, kahit yung mga Amerikano na papatingin sa amin. Kahit sa airport. Tara. Okay. Tara. Yes, hi, Tish. Hi, good morning, Tisha. Was Jessica able to ask Miriam, diba originally dapat binibining Pilipinas World, so dapat yeah. Sa Miss World siya. Uh-uh. Anong plano niya? She's still going to be going to the Miss World competition. Okay. Natanong niyo pa po ba ma'am kay Miriam if she's going to the Miss Universe Miss World competition. Yeah, she's joining ba or she's not? That's the big question mark now because she actually won daw Binibining Pilipinas World. Yeah. And there's another nice anecdote to this. Uh-huh. She's a fighter talaga kasi even well, one anecdote. Nung college siya, famous naman yung question na yun, so I hope the professor won't mind. She was asked in the Miss Universe, is it true that you stood up to your professor? Parang ganun. Oh. Merong isang instance nung college siya na she stood up against her professor for the whole class and she won. So another thing, nung sinabi daw na ang pupunta sa Miss Universe kapalit nung na-dethrone, siya, she called up the first runner-up ng Miss Universe kasi sabi niya, You're supposed to take her place because you're first runner up. Ipaglaban mo. But the first runner up daw said, wag na lang. Kasi nga she's Binibining Pilipinas World. Now the big question mark is whether she's still going to, I think if I'm not mistaken, the Seychelles Island, where they're going to hold the Seychelles Islands, where they're going to hold the Miss World. Pag-uusapan pa daw yun, but I think it was na bring up na possibility. So, siya personally, does she want to join the Miss World pageant? She, it's all up to Binibining Pilipinas charities daw. Okay.
I think we have a part of the press con right now na ongoing para makita natin. Ah, okay. Ito yung press ko na sa gate 16. Pagkababa niya sa plane, I think dito siya dinala sa press con na ito. Actually, this one was not scheduled if I understand it correctly. It's not scheduled. Kasi dapat magpo-press con pa yata siya sa Century Park. But hindi na yata mapigilan yung mga kasama natin sa hanap buhay. Uh-oh. And that's why they had to, you know, present her in a setting like this. Uh-oh. Para makapagbigay man. So, kumbaga last minute itong press con na ito. Kasi after Naiya, I think she's going to the Century Park Sheraton to rest for a while. And then the motorcade follows. And then I think she's going to have a courtesy call with President Estrada anytime today. Medyo nagkagulo-gulo yung schedule, Kara, kasi at first they said that we will... Ano yung original schedule? Ang original schedule talaga, we were supposed to arrive 6:50 a.m. But nagkaroon ng changes dahil may isang aeroplano sa LA ng PAL na sagasaan yung wing. So parang nag-snowball yung mga pasahero dahil na-delay yung isang flight, so nagkapatong-patong. Ito ang flight namin was supposed to fly direct from LA to Manila, but it stopped over sa Hong Kong. Sa San Francisco. Dahil kailangan pick upin yung ibang pasahero doon. So, that's why I don't know. The schedule now is very fluid. I don't know kung masusunod pa yung original schedule dahil nga may mga changes and merong mga naisingit nga na official function si Miriam, like itong press con ngayon. So, after this press con, merong pupunta siya sa Century Park Hotel and then after that, a motorcade. Yeah. Okay, actually kanina nakuhaan nga natin ng video yung sasakyan yung limousine niya na na naka-park kanina dun sa may baba. Anyways, magbabalik po kami. Magbabalik po ang morning sa GMA. Antabay lang po kayo dyan kasi marami pa kaming ibang balitang babalita sa inyo. Okay, maraming salamat, Cara. Jessica, thank you. Thank you very much. Oh, we'll have more updates later on. Exciting day. Yes, everybody's so excited there ngayon. I can imagine what's going through Miriam's head. Oh my goodness, she came back and all of a sudden, boom! Daming tao. Pero meron ko isang surprise. Meron ko isang anecdote dyan, just to show you, the irony, the sweet irony of the situation. Kasi alam mo si Miriam, halos hindi nakaalis. Mm-mm. The last time she went through that airport, medyo nagkagulo-gulo ng konti dahil iwanan siya ng 30 minutes dun sa kanyang flight. Mm-hmm. She almost missed it. If we're not for the intervention. Parang sliding door sila. We're all glad she made it. Okay, anyway, we have to take a break. Sandali. Let's push. Yeah, we'll take a break. And when we come back, we'll have more. Kasi ginaganon na ako ng gusto. We'll be right back. Some people still have a game. From Jessica. Jessica, Cara. Hi, good morning ulit sa inyong lahat. As of now, may ipapakita ng video si Ma'am Jess na you got this from New York? Yes, kasi every year, Cara, dun sa New York, they hold Philippine Independence Day. And it's a big occasion. Okay. Kasi kahit na hindi pa masyadong malaki yung Filipino community doon, they make it a point to come up with a parade every year. And this year, it was even more special dahil si Miriam had a float. At isa siya dun sa mga highlights ng parade. Nakakatuwa kasi mga kababayan natin doon, kahit napakalayo nila and they're so busy kasi alam mo naman sa New York, lahat ng tao. Ito na ata, lumalabas mabilis na ata yung stretch. Ito na ata si Miriam from the gate 2. Ito na yung limousine niya, papunta na siya sa Century Park Sheraton. I think she needs to rest. Uh-oh. Because it's more than 12 hours na so flight. So hindi pa tutuloy sa motorcade? Hindi pa, I don't think so. And then after that, if plans do not miscarry, I think there's a courtesy call with the president anytime today. Back to the... Balikan natin yung Independence Day sa New York. Nakakatuwa, Cara, kasi kahit napaka-busy ng mga taga-New York na mga kababayan natin, they managed to pull this parade na talagang nakakamangha. Kasi
si Senator Soto was there, si I saw Yusek, Josefina Lichao ko, si Joanne de Asis Benitez ang nag-organize, yeah. Full force, and ang daming organizations na sumali. May ati-atihan, yung mga different regional groups na nakabase sa New York. Kanya-kanyang gimmick, may nagparada ng lechon. And they do this every year. Every year. Last year daw mas malaki pa dahil centennial year. But for this year, it was even more special dahil si Miriam had a float, no? Na nakasakay siya and she was waving to the crowd. How did she feel daw na? She was mobbed trying to get on the float. Uh-oh. Tapos nung bumaba siya in front of the stage, imamob na naman siya, so they asked her to go up the float again. Yung mga nakikita niyo po are some scenes from that parade. May mga masaya talaga, and they paraded around Manhattan. Sa street, Madison Avenue, right in the heart of Manhattan. Meron mga naka-costume. Oo, nakatuwang-tuwa yung mga kababayan natin na nagsuot sila lang. Kahit ang init-init that day, meron mga nakapatadyong, may mga nakakimona, nakabarong. And everybody was just having a good time. Meron din, after the parade, merong fair. And Miriam also had to attend the dinner reception later at night. Medyo mahaba yung parade na yan. Sa dulo ho, pinakadulo yung float ni Miriam. And she was mobbed, no? And ang daming gusto makalapit sa kanya, magpa-picture, mag-posing-posing. Okay. Kasama natin ngayon yung si... Ang kasama ninyo sa ano, sa New York. Hi, Greg! Hi, Kara! Kamusta? Howdy! Ay, naku! What's up? Eto, cool lang, cool! Kumusta si ano? Ikaw ang nakakuha ng ano ng shot kay Miriam doon. Kumusta ba siya as a person? Ay, no, mabait siya. Parang, alam mo, parang ako rin, chika. Pag nakita ko, oh, Greg, ikaw na naman. Ganun! Ikaw na naman, tigilan mo na yan, ha? Ayaw niya yung masyado siyang nalalagay sa camera. Oo, parang ayaw niya na showbiz masyado. Ayaw niya. Ang people lang niya yung, oh, pwede mo akong kunan dito. Tapos kakaway. Kikindat na gano'n. Mahihain. Mahihain, kumbaga siya. Oo, pero hindi naman siya, kumbaga, mailap sa camera masyado. Hindi naman. Maproject din, kumbaga, parang tayo. Pag nakikitang naka-on ang camera, syempre, konting project, kikindat. Hello, guys. Simpleng-simple. Napakabait. At napakaganda. Napakaganda. Sumungo ito sa asawa mo. Napakaganda. Anyways, hello. Anyways, may press con. Ata, nag-shoot ka pa sa press con, ano? Hindi na. Ano yung pinagsasabi niyo dun sa press? Nagpasalamat siya sa lahat. Mga tumulong sa kanya, kaya na Ms. Araneta, tapos sa presidente. Oo. Pasalamat din siya, tapos sa lahat. Kumbaga sabi niya nung huli, ang tinanggap niyang panalo, eh, hindi para sa kanya, para sa buong Pilipino. Iyon, okay. Sinabi niya huli. Tapos talagang dinumog siya. Dinumog, pinagkaguluhan. Nasa eroplano pa lang, kagulo na. Talaga? Kagulo na. Sa loob pa lang na eroplano? Nang eroplano, pag tigil ng eroplano, nagpasok ka na itong mga photographer. Ang gulo na nun, kagulo na yun. Pagkatapos nun, hindi na ako makasingit, sobrang dami. Hanggang sa paglabas. Sa press con, tawag nito, dinudumog pa rin siya. Oo. Hanggang doon, kaso nga lang, meron ng harang ang media. Na hanggang doon lang yung limit mo. Okay, pakinggan natin yung ilan sa yung press ko na ito kung ano yung mga sinabi ni Miriam. Any questions from the floor?
sinalubong si Miriam nila Lane Edson mula doon sa paglapag ng ano. Nandun na siya, may dala siyang flowers. Tapos iyon, kagulo, nagpunta siyang flowers. Tapos nagpunta doon sa last one. Wala pa kayong plano? Wala pa. Wala pa. Ito lang. Tuloy. Mas fresh pa rin na. Fresh na fresh pa rin siya. Ang tulog lang siya. Mas marami yung lipad namin sa aeroplano kaysa yung nasa lupa kami. Oo, mas marami yun. Iyon. Tapos pero ano, the whole time cheerful siya. Mabalik. Oo, ganun. Wala siyang parang kumbaga, wala siyang keme. Na pag magkakasama kayo talagang makikita mo kung nasan kayo, alam ba, nanonood kami ng Miss Saigon. Andun siya, talagang gandang-ganda siya. Tapos gusto niyo makita si Lea. After that, nagkita sila. Ganun pa rin siya, hindi siya nagbabago. Kung wala siyang tinatago sa sarili. Pagdating dito, talagang ano yung itsura niya? Dinudumog o yun? Hindi daw siya sa... Dinudumog siya pero pinaprevent as much as possible sa aeroplano pa lang eh. Hindi siya sanay nung ganun. Pero hindi siya sanay pero gusto niya rin siguro makunang kaya siya nag-project. Okay. Mga tipong ganun. Kaya magaling siyang... Maraming salamat sa'yo, Greg, at... Salamat. Salamat, Kara. Salamat. Nakakita na up close. Oh. Isa sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hello, hi. Sumbukin na sa asawa mo. Anyways, back muna sa inyo, Tito Mon, Tisha, and Suzy. Babalik kami. Okay, we're back here in the studio. Nako, nagkakagulo pa rin sila doon sa Ninoy International Airport. But anyway, we'll take a break. Okay, when... Oh, no. We'll go straight nga pala to our local news. Let's go. Maraming salamat po, Tito Mon. Ngayon naman, nandito ang ating mga pangunahing balita sa araw na ito. She was booked economy dun sa connecting flight from New York to LA. Pero hindi, ito yung kwento. Nung makilala siya nung mga taga dun sa airline na yon, in-upgrade siya into business class. Tapos ito naman yung leg naman ng LA Manila, syempre Philippine Airlines first class na dahil first Philippine class. Airlines has sponsored her and that was flight 103 from LA Manila kasi nagstay ng overnight si Miriam sa LA. Okay, nandito na siya kanina ito. Dumating this was taken 6:10. 6:10 this morning kasi lumapag yung eroplano namin 5:50. Mm-hmm. Now I think later pa mga 6:20 kasi paglapag ng eroplano hindi muna siya lumabas. Nagpa-picture yung mga pasahero. Hindi ayaw lumabas ng mga pasahero sa eroplano hanggang hindi daw sila nagpapa-picture. Kasi ang dami nila ginawa nung crew, sabi nila. Sige, isang posing. Uh-oh. And then lumabas na siya pero minake-upan pa pala sa loob ng plane and then she was whisked to gate 16 kung saan nagkaroon ng press con. Medyo wala sa schedule ito dahil ang original schedule, the press con or the briefing was supposed to have been sa Century Park Sheraton. Mm-hmm. Yes, that's right. And later today, after the press con ito, she went to Century Park Sheraton. She came out from the... yung sa gate 2. Mm-hmm. And then, ito yung mga well-wishers sa kanya sa airport. Napakarami. Dinubog talaga ng tao si Miriam Quiambao. Mm-hmm. There was a waiting limousine, no? Ito yung limousine. Stretch limousine. Talagang VIP. Magdadala sa kanya papunta sa Century Park Hotel. Kung saan, magpapahinga muna siya, no? I think. And there's supposed to be a press con there. Tapos magkakaroon ng motorcade. I understand, sa Makati, sa Manila, and Quezon City. So hanggang sa pagsakay niya sa kanyang limousine, mm-hmm. Tao si Miriam Quiambao. Pero yun nga, she's I think a most reluctant celebrity. Pero I suppose by now medyo nag-sink in na sa kanya na from now on, she might as well kiss her private life goodbye. Because she's public property. Okay, maraming salamat po. Last words about Miriam Quiambao kasi kayo yung naging kalapit niya during her stay in New York. She's very smart, she's very confident. She deserves to have won in the Miss Universe contest and as she said, she feels bad when people tell her na sayang first runner up lang. Pero alam niya sa kanyang sarili, she did her best and she's a winner. At magbabalik po ang morning sa GMA. Kara, i-plug lang natin, no? All throughout the day, antabayanan niyo po ang updates ng motorcade ni Miriam and her press briefing. Wala morning sa GMA. Yes. Mm-hmm. Yes. May early updates po tayo sa GMA News Live. Saksi at later this afternoon and GMA Network News. Lahat will carry updates on Miriam. Mm-hmm.
Tomorrow, Brigada 7. The full report. Saturday. Ay! Thursday oh, no. ngayon, di ba? Akala ko akong hindi na alam ko ano yung anong on araw. Saturday, yes, Brigada 7. So you have the full report from New York, LA, Manila. Dito lang po sa GMA. Okay, magbabalik po morning sa GMA. Dito lang sa Morning sa GMA! Get ready for the newest addition to GMA's Tune Fest, Underdog, next. Nananalong first runner-up sa Miss Universe Contest kamakailan. Dumating ang Philippine Airlines flight ni Quiambao kaninang alas 5:30 ng umaga. Ngayon naman ay magkakaroon ng motorcade na magsisimula sa Century Park Hotel sa Vito Cruz. Maaaring maging mabigat ang daloy ng trapiko sa ruta ng motorcade. Ang ruta ay Vito Cruz, Taft, Hilpuyat Avenue, Ayala Avenue at Makati Avenue. Tapos sila'y babalik ng Taft at dadaan ng MacArthur Bridge at Espanya patungong Araneta Center kung saan magkakaroon ng cocktail reception para sa beauty queen. Narito naman po ang latest update ukol sa pagdating ni Miriam Quiambao mula kay Cara David. Maraming salamat, Margo. Nandito pa rin kami sa NAIA kung saan, yun nga, kagaya na sinabi mo, lumapag na nga kaninang alas 6 ng umaga yung PR 103 kung saan sakay si Miriam Quiambao. Sa aeroplano pa lamang ay pinagkakaguluhan na itong si Miriam. Dinumog na siya ng mga press photographers at saka mismo yung mga pasahero ay ayaw daw bumaba ng aeroplano hanggat hindi nakakapagpa-picture, nakakapagpa-autograph sa kanya. Pagdating sa NAIA, parang hero's welcome nga itong binigay kay Miriam. Merong stretch limousine na naghatid sa kanya papunta sa Century Park Hotel. Hero's welcome after all. This is the closest we got to the crown after Margie Moran's 1973 victory in Miss Universe pageant. Katakanaka na camera shy pala itong si Miriam at hindi siya sanay pagdating dito sa limelight. Napaka-smart niya, simpleng-simple at pinay na pinaika nga. Pagkatapos ng arrival niya, dinerecho siya sa Gate 16 kung saan nagkaroon ng isang mini press conference actually last minute at kung saan dinedicate ni Miriam mga kanyang pagkapanalo sa Filipino people. Narito ang ilang pahayag niya tungkol sa kanyang pagkakapanalo. I can now announce my and dedicate my winning first runner-up in the Miss Universe pageant to the entire nation. I was just a symbol, and the real winner is the Filipino people. I implore to meet with me on the way, and I thank my countrymen who express their support and offer their prayers for my victory. Inuulit ko sinabi ni Miriam Quiambao na I was just the symbol, the real winner is the Filipino people. Ito yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi siya ang nanalo, kung hindi tayong lahat. As of now, nasa Century Park Hotel si Miriam kung saan nagpapahinga siya dahil ang tagal nga naman nung pagkatapos niya ng kanyang trip eh, talagang dire-diretso na siya, puro press con at saka dinumog talaga siya ng mga press at saka mga kababayan natin dito. Mamayang tanghali magkakaroon nga ng motorcade para sa kanya at yan po yung masasaksihan natin mamaya. So hanggang dito na lang muna, mamaya antabayanan niyo po ang iba pang updates tungkol sa pagbabalik ni Miriam Quiambao dito sa Pilipinas. Mula po dito sa NAIA, ako po si Cara David para sa GMA News Live. Salamat, Cara. Yan po ang balita sa oras na ito. Magbabalik po ang GMA News Live mamayang tanghali. Magandang umaga. Ni Miriam, tinupad ng Brigada 7. Pagkasama sa New York, magkasabay hanggang pag-uwi. Lahat yan at marami pang iba sa pinakakumpletong pag-uulat. Dito lamang sa Pilit na Ginagaya, Brigada 7, Sabado, alas 5:30 ng hapon. Sundan ng GMA News Live, Extra Extra, Saksi at ang GMA Network News. Sa Sabado, one-on-one with Butch Francisco sa Star Talk. Miriam meets Lea Salonga naman sa Brigada 7. At sa Linggo, it's Miriam live on SOP. The Miriam Quiambao Homecoming Coverage. Only where the best belongs. GMA. Ang ilang mga piling video niya noong kanyang kabataan. Sino si Miriam noong bulilit pa ang binibini?
mag-aakala na ang batang ito ay makapagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ating masusulyapan ang kamusmusan ni Miriam. Ang mga sandaling kanyang babalik-balikan upang sariwain ang magandang alaala ng kanyang kabataan. Yung nag-start kami maging magkaibigan, ako 6, siya 7. Kasi nung bagong lipat kami dito, since sila yung nauna, kaya kami na palagi yung magkasama. Para kaming partners in crime. Dito sila sa Lagro lumaki at halos araw-araw sila ang magkasama. Kaya naman lahat ng kapilyahan ay magkasama rin nilang ginawa. Yung mga trip namin dati, unusual eh. Balang ginagawa namin, meron kami kunyari mga spy kami, mga agents kami, tapos meron pa kaming office, yung attic nila, tapos yung Atari dati, yung ginagawa namin computer. So mas adventurous kami. Ayon pa kay Maui, si Miriam ang tipo ng kaibigan na hindi kailanman malilimutan. Si Am kasi low profile siya. Hindi niya feeling na maganda siya o ano, simple lang na ano. Pero pansinin na talaga siya kasi yung bearing pa lang niya. Tsaka makikita mo na talaga nag-exude siya ng self-confidence. Yung confidence niya makikita mo na talaga. So mapapalingon ka talaga sa kanya. Si Hazel ay kababata rin ni Miriam. At marami rin silang pinagsamahan na hinding-hindi niya malilimutan. Nung bata pa kami, akit kami sa bubong, kain kami ng kamyas. Mamato kami ng kamyas dun sa ano, sa kabilang street. Babatuhin namin yung mga passersby, tapos magtatago kami. Nagpunta kami sa School of the Holy Spirit sa Quezon City kung saan nag-elementary at high school si Miriam. Doon nakilala namin si Mrs. Galicia. Ikinwento niya sa amin kung anong klaseng estudyante si Miriam. Simple, pero attentive siya. Although hindi masyadong magaling sa sewing. Problem niya yung sewing. Pero trying siya. Hindi, nagulat nga ako bakit biglang ganun eh. Kasi yun siya yung parang mayain, ganun. Simple-simple siya. Si Miss Castillo naman ang naging teacher ni Miriam nung siya'y nasa fourth year high school. Inamin ito sa amin na noong estudyante pa nila si Miriam, hindi naman ito nagpakitang gilas ng husto. Kaya naman ganun na lang ang kanilang paghanga nang si Miriam ay manalo sa Miss Universe Beauty Pageant. She was of the average type. Then as far as her character is concerned, I remember, she was very soft-spoken and assuming, no? And then, young as she was, they could already see in her the regal bearing. Noon pa man ay taglay na ni Miriam ang katangian na hinangaan ng lahat. Ang kagandahang di matatawaran. It's not fear. The only thing I'm probably worried about is that we wouldn't have the time to be with each other. Pero ano yung the chill change, I don't think so. I am very proud of you, of your achievement for yourself, for your family, and for our country. I hope you continue to be the pride, not only of your school, not only of your family, but of the whole world. Good luck and more power to you. Miriam, alam mo ba nung dinalaw namin ang iyong eskwelahan, may finax na sulat pagkatapos, Paolo, ang iyong mga kaklase at mga guro dito sa tanggapan ng Extra Extra. Mm-hmm. Kaya babasahin namin ni Paolo yon, ang request ng mga kaklase mo. Surely the Holy Spirit, our patron, with whom your alma mater is named, played a role in this big achievement in your life. Mm-hmm. And may the spirit of truth and love always be your guide, your enlightenment, your strength, and your inspiration in all your undertakings. Okay, good luck, more power, God bless you and your loved ones. Ayan, oh, yeah, loving in the spirit, Holy Spirit. School of the Holy Spirit ang request nyo. Tarsier sa Bohol. Ano bang klaseng hayop ito? Suriin sa... Extra? Extra! GMA and Cream Silk for super beautiful hair na di kaya ng shampoo lang. Welcome, Miss Miriam Quiambao. The night the Philippines took notice, one woman walked with grace, a woman of beauty, brains, and bearing, with her super soft, super smooth, and super beautiful. Pero sa kabila ng kasikatang tinatamasa niya, wala raw siyang balak mag-artista.
We shall see. Paso! Tila artistang dinumog kanina ang bagong dating na Miss Universe first runner-up si Miriam Quiambao. Sinaiya, maaga pa lang ay naghintay na ang mataong gustong bumati at masilayan ang kanilang bagong idolo. Kasama sa mga naghintay sa kanya ay ang kanyang inang si Magdalena at si binibining Pilipinas International na Lane Edson. Ay, siyempre masaya. Excited kami lahat. Makita siya eh. Excited ako kasi siyempre, na-miss ko siya ilang araw eh. Miriam, welcome back to the Philippines. I've missed you so much. We have to catch up on a lot of things. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong celebrity status, wala raw balak mag-artista si Miriam. At this moment, what I have in mind is to look into supporting a program or an organization which supports biodiversity conservation for the environment. Kaya lang mukhang matatagalan pa bago mawala sa limelight si Miriam dahil kahit saan siya magpunta, pinagkakaguluhan siya ng mga tao. Sa airport, sa hotel, at lalo na sa motorcade. Suot-suot ang gown na kanyang ginamit sa Miss Universe pageant, walang tigil sa pagkaway si Miriam sa float na kanyang sakay mula Vitubus hanggang Ayala. Naglabasa naman ng mga tao mula sa kanilang mga opisina. Lahat gustong masulayan ang kanilang bagong idolo. Kahit mga construction workers sa building ay tumigil muna sa kanilang pagtrabaho at binati si Miriam. Runner-up na nga nakuha ni Miriam, pero sa init ng pagtanggap sa kanya, para na rin siyang nanalo ng corona ng Miss Universe. Ito si Rochelle C. ang nung naging saksi. Hindi lamang sa Pilipinas pinagkaguluhan ang first runner-up ng Miss Universe. Pinagkaguluhan din ito sa Nueva York at sa Los Angeles. Hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pang Amerikano rin. Nasaksihan po ang lahat ng ito ni Jessica So. Jessica, paso. Higit na naging makulay ang selebrasyon ng Philippine Independence Day dito sa New York dahil sa pagdalo ni Miriam. Sa taunang okasyong ito, ipinagdiriwang ng ating mga kababayan dito ang ating makulay at masayang kultura. Ang float ni Miriam ang panghuling tampok sa parada at ang pinakahinintay ng lahat. Mula New York, kasama kami ni Miriam na lumipad tungong Los Angeles, California. VIP treatment ang ibinigay sa kanya, maging ng mga foreigner na nakakilala sa kanya. Isang araw at kalahating nagpahinga si Miriam sa LA bago sumakay ng Philippine Airlines Flight 103 pauwi ng Pilipinas. Nabulabog ang Los Angeles Airport nang mag-check-in si Miriam. Lahat gustong lumapit sa kanya, magpalitrato kasama siya, at humingi ng kanyang autograph. Sa loob ng eroplano, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap siya. Kumusta ka na ngayon, pauwi na tayo? Anong nasa isip mo? Anong nararamdaman mo? Parang kinakabahan ako ng masaya. Bakit kinakabahan? Kasi pag-uwi ko, alam kong dudumugin ako. At dinumog nga siya ng tao. Tumangging lumabas ang mga pasahero ng Flight 103 hanggat hindi nila nakita si Miriam. Maging ang ama ni Miriam ay naninibago sa celebrity status ng kanyang anak. Kami apprehensive because natetetetan ang aming privacy. Pasensya na ho kayo. Hindi ho kayo sanay, obviously. Hindi kami sanay. Sa loob ng 5 araw na nakasama ko si Miriam sa Amerika, nakilala ko siya bilang mahiyain at simple. Hindi palakibo at halatang hindi sanay na nasa limelight. Pero dahil napakaraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng inspirasyon, tanggap din ni Miriam na kailangan niyang ibahagi ang kanyang tagumpay. Pero masaya din ako kasi finally makakabalik na ako sa bayan natin. Tapos makikita ko na yung mga Pilipino, yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko. Tapos sa wakas mapapasalamatan ko na sila personally ng harap-harapan. Ako po si Jessica Soho, ang inyong naging saksi. Ang bahaging ito ay hinatid sa inyo ng Clean Silk Conditioner. Posibleng bigyan ng Senado ng 1 milyong piso si Miss Universe first runner-up Miriam Quiambao.
Isang resolusyon ang iniharap ni Senador Raul Rocco kaninang umaga bilang pagbati kay Miriam sa pagkakapanalo nito sa Miss Universe Beauty Pageant. Binigyan diin ng senador na ang hinihingi niyang 1,000,000 piso para kay Miriam ay bilang pagkilala sa natatangi nitong talento. Samantala, mahigpit na binabantayan ngayon ng NBI ang dating binibining Pilipinas Universe na si Janelle Joy Bautista upang hindi ito makalabas ng bansa. Si Bautista ay nahaharap sa kasong kriminal dahil sa kanyang peking pasaporte. Mamaya sa saksi, buwan ng bayarin sa kuryente tataas ng halos 18 piso kada buwan. Sa New York City, sa kanilang pamamasyal, dalawang pangarap ni Miriam, tinupad ng Brigada 7. Magkasama sa New York, magkasabay hanggang pag-uwi. Lahat yan at marami pang iba sa pinakakumpletong pag-ulat. Dito lamang sa Pilit na Ginagaya. Brigada 7, Sabado, 5:30 ng hapon. Yung palalagpasin ang pagkakataon, kamustahin natin siya mamaya. Samantala, sa unang pagkakataon, humarap na sa media si Pasay City Mayor Hope. Maligayang pagdating, Miriam Quiambao, ang first runner-up sa Miss Universe Beauty Pageant. Ang matagumpay na pagbabalik ni Miriam, mamaya lamang konti dito sa GMA Network News. Magandang gabi po. Marami pang ibubunyag si dating Solicitor General Frank Chavez tungkol sa umano. Maraming tagahanga at mga miyembro ng media ang naghintay sa pagdating ni Miriam Quiambao, ang Miss Universe first runner-up. At tulad ng inaasahan, si Miriam ay tinuring na parang bayani ng mga taong gusto siyang makita at makamayan. Kasama sa mga sumalubong sa kanya, ang kanyang inang si Magdalena at kapwa binibining Pilipinas, Lalaine Edson. Siyempre masaya. Excited kami lahat. Makita siya eh. Excited ako kasi siyempre, na-miss ko siya ilang araw eh. Miriam, welcome back to the Philippines. I've missed you so much. We have to catch up on a lot of things. At marami tayong pagkukwentuhan. I'm still overwhelmed by how many cameras are pointing at me. Paparazzi. Oh, mga paparazzi. Ganito pala feeling ni Princess Diana. Miriam, since you are now... Sa kabila ng inaasahang mga movie offers, wala daw balak mag-artista si Miriam. Pero mas mainit pa sa artista ang naging pagtanggap ng mga tao sa kanya, lalo na sa motorcade ngayong hapon. Kahit umaambon at umuuga ang karosang kanyang sinasakyan, poise na poise pa rin kumakaway si Miriam. Suot-suot ang gown na ginamit niya sa Miss Universe pageant. Tumigil ang mga construction workers sa kanilang pagtrabaho. Naglabasan ang mga tao sa opisina. Lahat naghihiyawan at sinisigaw ang kanilang pagbati kay Miriam. Sa Makati, inulan ng konfeti ang dumaang karosa ni Miriam. Huling nangyari ito sa parada ni Olympic silver medalist Onyok Velasco. Umabot hanggang sa Araneta Center sa Cubao ang motorcade. Pero walang tigil pa rin sa pagkaway si Miriam sa mga taong sabik na sabik siyang makita. Kahit halatang pagod na siya, daladala pa rin ni Miriam ang poise at regal bearing na siyang nagpanalo sa kanya. Kaya para sa mga Pilipino, kahit na first runner-up lang ang kanyang nakuha, taglay ni Miriam ang tunay na katangian ng isang Miss Universe. Richelle C., GMA News. Iba na talaga ang sikat. Kahit po sa Amerika ay pinagkaguluhan din si Miriam Quiambao. Ito po ay nasaksihan mismo ng aming kasamahang si Jessica Soho, kasama ni Jessica si Miriam ng ilang araw sa Amerika bago siya bumalik dito sa Pilipinas kanina. At narito po ang ulat ni Jessica. Higit na naging makulay ang selebrasyon ng Philippine Independence Day dito sa New York dahil sa pagdalo ni Miriam. Sa kaunang okasyong ito, ipinagdiriwang ng ating mga kababayan dito ang ating makulay at masayang kultura. Ang float ni Miriam ang panghuling tampok sa parada at ang pinakahinintay ng lahat. Mula New York, kasama kami ni Miriam na lumipad tungong Los Angeles, California. VIP treatment ang ibinigay sa kanya, maging ng mga foreigner na nakakilala sa kanya. Isang araw at kalahating nagpahinga si Miriam sa LA bago sumakay ng Philippine Airlines Flight 103
pauwi ng Pilipinas. Nabulabog ang Los Angeles Airport nang mag-check-in si Miriam. Lahat gustong lumapit sa kanya, magpalitrato kasama siya, at humingi ng kanyang autograph. Sa loob ng eroplano, nagkaroon kami ng pagkakataong makausap siya. Kumusta ka na ngayon, pauwi na tayo? Anong nasa isip mo? Anong nararamdaman mo? Parang kinakabahan ako ng masaya. Bakit kinakabahan? Kasi pag-uwi ko, alam kong dudumugin ako eh. At dinumog nga siya ng tao. Tumangging lumabas ang mga pasahero ng Flight 103 hanggat hindi nila nakita si Miriam. Maging ang ama ni Miriam ay naninibago sa celebrity status ng kanyang anak. Kami apprehensive because natitirten ang aming privacy. Oh, pasensya na ho kayo. Hindi ho kayo sanay, obviously. Hindi kami sanay. Sa loob ng 5 araw na nakasama ko si Miriam sa Amerika, nakilala ko siya bilang mahiyain at simple. Hindi palakibo at halatang hindi sanay na nasa limelight. Pero dahil napakaraming Pilipino ngayon ang naghahanap ng inspirasyon, tanggap din ni Miriam na kailangan niyang ibahagi ang kanyang tagumpay. Pero masaya din ako kasi finally makakabalik na ako sa bayan natin. Tapos makikita ko na yung mga Pilipino, yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko. Tapos sa wakas mapapasalamatan ko na sila personally ng harap-harapan. Jessica Soho, GMA News. The top stories were brought to you by Winston. Kung inuulan ang swerte si Miriam Quiambao, abot-abot naman ang problema ngayon ni Janelle Bautista, ang dating binibining Pilipinas Universe na binawian ng corona dahil umuno sa peking passport. Alamin po natin ang mga detalye mula sa report ni Jenna Liani. Hindi si Miriam, kundi si Janelle Joy Bautista sana ang pambato natin sa Miss Universe. Kaya lang wala pang isang buwan ay biglang binawi ang corona niya. Ang dahilan, peking pasaporte pala ang ginamit umano ni Janelle nang mag-apply ito sa contest. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ninakaw sa opisina nila ang tunay na pasaporte ni Janelle. Ang pasaporteng magpapatunay na isa siyang American citizen at hindi karapat-dapat na hirangin binibining Pilipinas. Ang masama pa rito, criminal charges ang isinampa laban sa dating beauty queen. Hinigpitan na ng NBI ang pagbabantay nila kay Janelle para siguraduhin hindi siya mawawala sa mga hearing at imbestigasyon ng kanyang kaso. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Justice kung si Janelle mismo ay may kinalaman sa pamimeke ng pasaporte niya. Ibang klaseng problema naman ang hinaharap ngayon ni binibining Pilipinas International na sila Lane Edson. Nalalapit na kasi ang Miss International pageant. Sa pagsama ni Lane sa NAIA kanina, lalo niyang naramdaman na kailangan niyang pantayan o higitan pa ang nagawa ni Miriam sa Miss Universe pageant. Sobrang pressured ako. Pero syempre, I have to do my best para sa bansa. Glenna Leanio, GMA News. Sa politika naman po, basta kaya pa niyang pumasok araw-araw. Philippines took notice. One woman walked with grace. A woman of beauty, brains, and bearing. With her super soft, super smooth, and super beautiful hair. Her crowning glory. Surely, the world will notice this woman of style, elegance, and grace. Miss Miriam Quiambao, Cream Silk Girl 99. Present ang no? Kasama na dyan si Lane Edson ang magre-represent sa ating bansa sa Miss International Competition sa dating Setyembre sa Tokyo sa Japan. At malaki ang pasasalamat ni Miriam sa mga kababayan ng sumuporta sa kanya. Ito ang mensahe niya para sa kanila. Sa mga panahong yon, napatunayan natin sa buong mundo na magaganda ang mga Pilipino at magagaling tayo. Nagpapasalamat ako sa mga dasal at suporta ninyo dahil malaking bagay ito. Ito nagbigay sa akin ng lakas to move on. And let us come together as one people. Let us once again unite as one Filipino people. Mabuhay ang Pilipinas! Bukas ang natatanging rest day ni Miriam dahil sa Sabado nakatakda naman siyang pumarada para sa Independence Day celebration at nakatakda rin siya mabigyan ng courtesy call sa ating Pangulong Irap Estrada. Patungkol naman sa gaganaping Miss World Competition, no?
Sa Nobyembre, sinabi po ni Binibining Pilipinas Charities Stella Araneta na wala pa pong napipisil para lumaban sa naturang kompetisyon. Ayon sa kanya, nagpadala na siya ng listahan ng mga maaaring maging representante ng ating bansa sa naturang kompetisyon. Ngunit wala pa pong napipili ang organisasyon ng Miss World Competition. At nakatakda rin po siya magpadala pa ng pangalawang listahan sa kanila sa loob ng ilang mga araw. Isa po sa mga natatangi o isa sa mga kasama sa listahang ito, walang iba kundi ang former Binibining Pilipinas Universe at ang aktres na si Charlene Gonzalez. At tungkol naman po sa kaso nakasampa sa Department of Justice laban sa dethroned Binibining Pilipinas Universe na si General Bautista, ay kay Araneta nabigyan na niya lahat ng hinihiling na papeles ng Department of Justice. We have presented everything that we had. So I think the passport is in their hands, mm-hmm. and that's how they know that it was a stolen passport. I think it's up to them to find out what has to be done. Ayon kay Araneta, wala na po siyang narinig mula kay General Bautista mula nang ito ay ma-dethrone ilang buwan na ang nakararaan. Mula sa Araneta Coliseum, ako po si Lynching para sa Today's Extra. This portion was brought to you by Marlboro. Nakakatuwa naman. Sana lang magkita na sila ng boyfriend niya. Sigurado ka sabik na sa doon. Oo nga, no? Wala akong nakita. Hindi ko nakita yung boyfriend ni Miriam doon sa mga eksena na kumbera natin ngayon. Okay. Pagkatapos po nito, kompanyero ay kompanyera, pag-usapan po nila bahay at paupa. At mga kaibigan, narito po muli ang ilang mga eksena na nakuna ng GMA News buong araw na ito. Sa pagbabalik ni Miriam Quiambao, Miss Universe First Runner-Up for 1999. At para po sa GMA Network News, ako po si Mike Enrique. Ako po si Vicky Morales. Marami pong salamat sa inyong pagtiwala. Tandaan niyo po, tulad ni Miriam Quiambao, dito sa GMA, lahat tayo panad. Hello. Binibini sa aking pagdulo, ika'y panaginip ko. Bueno, mga kaibigan, alas 9:49 ang ating oras ngayon. Tayo po live mula sa Malacañang Palace sa Manila. Meantime, let's go to Iloilo para po sa ating live feed ngayon pong umaga. Iloilo, mayong buntagid. Mayong aga, Pilipinas. Ako po si Jobert Peña Florida, kasamang buong lungsod at lawigan ng Iloilo sa pagdiriwang ng ika-100 at 100 kalayaan ng bayan. Sa iba't ibang sulok ng lungsod at lalawigan ng Iloilo, ipinagdiriwang ngayon ang ating inyo ng reprieve ng 30 araw. Ano ho daw ang latest dito at ano ho ang kinakaharap nito ng mga naka-pending ngayon sa death penalty execution? Sa kasalukuyan ay alam mo, hindi naman tayo tinatawag na bloodthirsty. Kaya nga siguro nagsalamin ako, nire-review ko mabuti kung ano ang kung talagang dapat nang ibitay o hindi pa. At kinukonsulta rin natin yung ating legal counsel na si Justice Elma, ang ating executive secretary, at pinare-review ko pa rin sa kanila. Mm-hmm. Kung anong pagkasundaan namin, kung totoo na ganito at sinintensya na ng ating korte, sinustain ng ating korte suprema, wala tayong magagawa. Kung nakikita ko naman na yun ay nagawa niya dahil sa kahirapan, nakapatay siya ng tao dahil sa kahirapan, baka ibaba natin ang sentensya to life imprisonment. Pero kung nakikita natin dahil sa kaayupan ng kanya isip, baka mahirapan tayong patawarin. Okay. Alas 10:40, tayo po ngayon na merong huling live. Ating pag-uusapan po, ito nga po pagiging nationalistic.
ano, natutunan ko sa aking matanda ng aking mga ama ay lagi sila sabi niya na maging magkapwa tao ka at lagi mong iisipin na iisa lamang ang bansa natin at mahalin mo. Ang inyo bang ama po ay naging volunteer din sa Nakasama rin sa mo guerilla. Sa guerrilla. Sa guerrilla. Apo. Hindi na sumigat kamukha ni Caprisco. Ano ang kwento po ng butihing ama ng mahal na Pangulo? Noong pong panahon ng gera, hindi ba siya isa po? Sumama siya sa Phil-American guerrilla. Uh-huh. Eh, ibang pangkatin yung kaysa amin. Mm-hmm. Pero they operated dia sa the same area. Mm-hmm. Kanya kung ano naging buhay namin, eh, ganun din ang naging buhay ng kanyang ama. Mm-hmm. Apo. Sa inyong palagay, Caprisco, kung atin pong kukumpara ang ugali ng mga kabataan noon tsaka ngayon, ano ho masasabi po ninyo? Noong panahon namin, that was long, long time ago, siyempre, ang panahon ay nag-influence, nagkaroon ng influensya sa aming buhay dahil digmaan noon eh. At kung panahon ng digmaan, napakadali mong ipakita ang kabayanihan mo dahil nandiyan ang kaaway eh. Katulad din naman ng mga kabataan nung sinundang panahon, nung panahon ni na Dr. Rizal, ni na Bonifacio, they were all young. Eh, si Rizal, 35 years old. Bonifacio, 34. Si General Del Pilar was 24. In other words, may labanan din noon. Kanya na pabor sa panahon nila, sa buhay nila, ang hinihingi ng panahon. Noon, ang hinihingi ng bayan ay kung makakailanganin, ihandog mo ang buhay mo. Handa kami doon eh. Handa kami ngayon. Eh, sa ngayon, hindi naman hinihingi ng bayan eh na ihandog mo ang buhay mo eh. All that the country is asking for now is a little more of our concern, a little more of our love, a little more of our devotion para ang tama ang ating gagawin. At palagay ko hindi naman kukulangin ang ating kabataan sa pagtugon sa hiling na yan ng ating bayan. Sa madsalta, Paring Ted, ang kaaway nun, yung mga dayuhan pumapasok, ang kaaway natin ngayon, ang kahirapan. Yan ang isaisip natin na magtatulong-tulong tayo para maiahon natin ang milyon-milyon natin mga kababayan na naghihirap. Yan ang dapat nating pagtulungan. Yan ang ating kalaban ngayon. Palagay mo, Ms. Quiambao, kasi sa ngayon nga binabanggit na marami ng kabataan, iba nga ang pananaw na masyado ng materialistic, masyado ng, alam mo na, masyadong moderno. Sa iyong mga ka-age level, tsaka sa iyong henerasyon, yun nga, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Gaya nga po ng sinasabi nitong mga ginoong nakapaligid sa akin, ano? Ang dapat lang siguro yung malasakit sa sarili nating bayan at sa kapwa nating Pilipino. Dahil hindi nga naman natin kailangang maging politiko para magserbisyo sa bayan. Maliliit lang na bagay, kunyari pagtapon ng basura sa tamang lugar, o di kaya pagtangkilik ng ating sariling produkto, eh malaking bagay na rin natutulong sa bayan natin. Mm-hmm. Sa inyong pananaw, Ms. Araneta? Oh, alam mo, ako ay natutong umibig sa ating bayan, sa aking mga lolo at lola at sa aking nanay rin. Mm-hmm. Dahil natanda ko, ang kinikwento sa akin ng aking lolo at lola upang ako'y makatulog, yung mga kung anong naganap sa Mactan, kung anong papinilapu-lapu sa ating kasaysayan, no? At yung mga kabayanihan nga, ng siguro yung mga kanilang henerasyon, kasi sila ay mga produkto ng unang republika. O, ngayon, ang nanay ko naman, siguro natutunan rin niya yan sa kanyang mga magulang, ay ipinasa rin sa akin. Ngayon, ang problema ko nga, nag-iba na nga yung panahon, paano ko ngayon ito ituturo sa aking mga anak. Lalo na yung aking mga anak ay lumaki sila sa Mexico. No? Mabuti na lang, sa Mexico ay napaka makabayan rin ang mga tao. Kaya hindi naman kahirapan yung tuturuan ko silang umibig sa kanilang bayan. Ngayon, ang payo ko lang sa mga kabataan ay pakinggan ninyo yung mga itinuturo sa inyo, yung mga itinikwento sa inyo. Kasi kung hindi naman ako nakinig sa aking mga lolo at lola, di hindi rin ako matututo. Mm-hmm. Ginoong Laya, hindi ho ba sir, isa rin po sa dapat natin pong itanim sa isipan po at damdamin ng mga kabataan Pilipino ay yung pong pagmamahal sa ating kultura. Ito ho kasi habang tumatagal ang panahon, di ho ba yung ating kultura at mga kaugalian ay unti-unti daw hong nawawala o nakakalimutan? Totoo po yan kasi ang pinag-uusapan natin, yung pagmamahal sa bayan. Mm-hmm.
So, paano bang natin mamahalin ang ating bayan kung hindi natin alam kung ano ang bayan natin, kung ano ang nakaraan natin, kung ano ang yung parang maaari nating maipagmalaki at yung po ay kultura. Ito ho ang isa sa mga bayan o lungsod na hitik mga kaibigan sa Pilipinong kultura, ang lungsod ng Baguio. Mula po sa PTV4 Baguio, Candice Heron, magandang umaga. Yung mga binabanggit nga po na mga mahalagang mga components, ano, para ho natin hindi makalimutan ang ating pinagdaanan at mamayani po sa atin ang kabayanihan ng Pilipino na talaga po binigyan ng puhunan ng ating mga ninuno. Palagay ho ninyo, ano kaya ang mga ugali ng Pilipino na dapat nating panatilihin at dapat nating iwaksi o kalimutan na ho at baguhin? Ginoong Pangulo. Siguro yung muna pong mga hindi dapat makalimutan ang ugali. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan yung mga ginawa ng ating mga ninuno. Yan ay isang pinakamagandang leksyon at halimbawa na pinakita nila, nagbuhay sila ng buhay para sa ating kalayaan. At nakita naman natin, ano araw, mas masipag sila. At ang kanilang prinsipyo ay mabigat. Noong araw, sa ating pamahala noong araw, masuspechahan ka lang, nagre-resign na. Delikadesa. Mayroon mga talaga mabibigat ang prinsipyo ng ating mga ninuno. Eh ngayon, akita mo talagang may ginawa na magyayabang po. Magmamalaki pa yung kawalangyaan na ginawa. Iyon ang dapat baguhin natin. At maibalik natin sa kanila yung mga prinsipyo ng mga nakakaraan natin mga ninuno. Iyon ang dapat na natin maibalik. Opo. Kayo po, Ka-Frisco, palagay po ninyo, yung mga ugali ho dati ng kabataan ng mga Pilipino noon at ngayon po, ano ho ang dapat nating i-retain at anong dapat nating baguhin? Ako'y conforme at sangayon sa sinabi ng ating Pangulo tungkol sa mga pag-ugali noong araw na dapat binibigyan ng pagkapahalaga ngayon. Akin lamang maaaring idagdag yung tinatawag nating pakikisama. Noong araw, yung bayanihan, nagkakatulungan ng tao dahil lamang sa pakikisama. Ngayon, medyo tayo kinukulang ang sarili, ang ating iniintindi. Dapat bibigyan natin ng higit na importansya ang kapakanan na nakakarami, ang kapakanan ng bayan. Kung iuuna natin ang pangailangan ng bayan kaysa pangailangan ng sarili, siguro hindi tayo magkakamali sa ating mga paglakad sa kinabukasan. Hindi ho ba din masama ang sobrang pakikisama? Depende naman sa pakikisama. Bibigyan mo ng pabor dahil sa pakikisama mo, palalampasin mo. Titingnan mo pakikisama sa nakakarami, sa kabuuan ng ating bansa, hindi yung particular sa isang tao. Ayun. Paano po generally ito, sir? Well, ang aking masasabi, mga kabataan ngayon, kung kaming mga nung panahon ng gera, ang Japanese, kaya ang aking ama, nung panahon ng Spanish War, I hope that this will not happen. Hindi mangyayari sa aking mga anak at mga apo. Kung may iwasan ng gera, iwasan ng gera. Pero kung nandiyan na, ibigay ang buhay na sa karapatan ng ating bansa. Yung pong palabra de honor, ito ho ba talagang nung panahon po ninyo, General, kayo po, Colonel, ito ho ba talagang tumataginting na... Tumataginting yun. Basta isang salita lang. Ha? Apo. At saka isa pang dapat natin isariwa yung paggalang sa matatanda sa mga kapwa. Yan ang dapat natin tangkilikin palagi. Apo, palabra de honor. Sa mga ano daw, politiko, makaya wala daw kuya tayo sa kanilang popularyo. Sa inyong pananaw po, Ginoong Pangulo, kasi po kanin nyo, sa Baguio, puro hingi sa inyo, nangako kayo, binigay ninyo lahat. Apo, hindi ba? Basta kaya natin, ibibigay natin. Apo. Eh, hindi tayo politikong mangangako, hindi mo naman maibibigay. Yan ang karamihan. Kaya nawawala ng palabra de honor, nawawala ng kredibilidad. Isang tao, pag may sinabi ka, hindi mo naman tutuparin. Samantalang tayo, simula pa, pag sinabi kong wala tayo ngayon, hindi natin kaya ngayon, na kahirapan ng ating pamahalaan, mayroong krisis, kaya hindi natin maibibigay. Kung meron naman talaga, sasabihin kong meron, magbibigyan kita, matutulungan kita. Lalo na kung maganda ang proyekto mo para sa kapakanan nakakarami, talagang gagawa ko ng para na matulungan ka. Ganun lamang yan. Opo. Paipo, Chairman Laya.
sa akin po. Naway, pag-aralan natin at balikan ang katapangang ginawa ng ating mga ninuno noon upang ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. Malaking bagay ho sa atin dahil ito ang katapangan nila ay ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Sana naway pangalagaan natin to at balikan natin ang mga katangian na pinagtibay sa ating mga tahanan. Sana naway pag-aralan natin ito, pagsikaping ipagtuloy upang isulong ang ating bansa. Sabi ko nga kanina, hindi natin kailangan magsilbi sa politika para maging bayani. Sa mga maliit na bagay lamang, kaya natin maging bayani. Kaya sana mula ngayon, pagtibayan natin ang ating mga katangian, Pilipino, pangalagaan ng ating kalikasan, lalong-lalo na ang ating kinabukasan. Salamat po. At ngayon, Ginoong Pangulo, ano pong ating mensahe sa mga bayan po natin, lalo na po ang masang Pilipino, na talaga pong mataas po ang patingin sa inyo at pag-asa na sila po'y maahaw po natin sa kahirapan. Sa ating masang Pilipino, ang aking lamang pakiusap ay huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Gagawin natin, ginagawa po natin lahat ang magagawa natin. Ang aking lang kahilingan ay magkaisa po tayo, magtulungan po tayo. Kung noong araw nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, tayo po naman ay hindi na kailangan magbuwis ng buhay. Kailangan lamang ay ibigay natin ang sipag, tiyaga at pagbanat ng buto upang umunlad ang ating bansa. At sa mga kabataan naman, ang aking payo ay maging seryoso kayo sa inyong pag-aaral at iwasan nyo yung pinagbabawal na gamot. At higit sa lahat, matuto kayong magmahal sa ating inambayan. Mga kaibigan, kami ho ay muli nagpapasalamat mga Ginoo, Binibini, Ginang, ano ho, hanggang sa muli hong pasada ng Jeepney Arap, Ginoong Pangulo, have a good weekend. Maraming salamat, maraming pa tayong trabaho. Opo. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Mabuhay. Mabuhay, mabuhay. Ng ERB kamakailan, binibigyan po ng kapangyarihan ang NAPOCOR na magkaroon ng aumento sa ating power rates retroactive sa 6 months. Alam mo, parented, yung ERB, ang Energy Regulatory Board, mm-hmm. independent yan. At siya lang may otoridad na magbaba at magtaas ng presyo. Siyempre, alam mo, sumusunod lang tayo sa world price. Kung tataas ang sa buong mundo, ay medyo tataas din dito. Kaya titignan din natin kung paano natin magagawa ng paraan na huwag naman ganun kataas ang biglain
ang taas ng presyo ng langis. Opo. Samantala po, ginawang Pangulo itong si dating Soljen Frank Chavez ay dumating mula po sa Australia. Siya po ay may dalang mga bago at explosive daho ng mga ebidensya para po talaga magpatunay na indeed meron pong mga accounts sa mga Marcoses sa Union Bank of Switzerland. Willing ho ba kayo ang Malacanang ngayon na suriin po, makinig at harapin si Ginoong Chavez? Siyempre nakahanda tayong harapin, lalo-lalo na ang chairman ng ating PCGC, si Ginoong Justice Magdangal Elma. At nakapagtataka lamang na itong dating Solicitor General na si Frank Chavez ay may higit na 6 na taon siya sa administrasyon ng dating